So hi, good morning. So welcome. So last time, diniscussed natin what is the basic working principle of how an electric motor works. So tinignan natin yung simple DC motor at saka yung tinatawag nating squirrel cage induction motor. Ngayon, ang titingnan natin ngayon, how are we going to start this type of motor, especially the induction type of motor in an industry or sa mga barko. Okay, so we will discuss yung tinatawag nating direct online motor starter at saka yung Y delta starter. And then we will also discuss the common terms at saka symbols na ginagamit natin or makikita natin sa mga motor electrical diagrams. And then at the last part of our lecture, I will give some bonus question and answer na posibleng lalabas sa inyong quizzes at saka sa inyong exams. Okay? So let's get started. Okay, so yung nakikita nating figure nito, ito yung typical diagram ng tinatawag nating direct online motor starter. But before we discuss that one, paano ba natin anong pinakamadali to start a motor? Okay? Paano ba natin ma-start yung motor? The easiest way is, for example, yung sa single-phase induction motor natin, makikita natin yan, for example, sa mga galingan ng lubi, right? So, ang ginagawa lang nila, sinasaksak lang nila directly dun sa outlet. Okay, lalo na pag yung motor mo is rated 220 volts, single-phase. So, ibig sabihin, you can directly start the motor, unlock mo lang yan, automatic, aandar na yung motor mo. So, however, sa three-phase naman, yung mga nakikita natin, for example, the three-phase induction motor, ang ginagawa lang natin, di ba, sa supply natin dyan, you have RST. So, if you are going to connect directly yung terminal ng yung motor mo towards the RST supply, aandar na yung motor mo. So, that is how you start the motor. That's the simplest way. Yan yung pinakamadali. Yung supply, pasok mo lang agad sa motor. However, we cannot do that in practice sa industry at saka lalo na sa barko. Why? Kasi there are no protective measures na nilagay natin doon. Direct lang nating pinaandar sa motor. For example, uminit yung motor natin, paano magti-trip yung motor natin? Paano masastop yung operation ng motor natin? Wala tayong breaker or magnetic contactor or thermal overload. So that is why it is very important, lalo na sa actual, nalagyan natin ng safety measures in the electrical diagram. So that is why meron tayong tinatawag na direct online motor starter at yung isa, Y delta starter. Okay? But we will not focus the operation and then yung wiring natin. We will not do that. We will just do an introduction of this type of particular circuit. Kasi sa later na discussion natin, himay-himayin natin yan. Okay? Himay-himayin natin yung working principle at then yung wiring natin dun sa electrical trainer natin. Okay? So, but in this particular lecture here, introduce lang natin yung basic wiring diagram and then some parts, symbols na makikita natin. Okay? So, ito yung tinatawag nating direct online motor starter. Ito yung pinakamadali. Okay? And then, commonly, yung direct online motor starter, ginagamit natin yan for in this particular case here, yung sa mga pumps. Okay? So, this is direct online starter circuit for a pump. Kasi alam naman natin, on board ship or kahit sa mga industrial power plant, marami yung mga pumps. Okay? For example, yung sa simulator natin, nakita natin yung sa seawater pump. Okay? Yung sa, ano pa ba, yung sa fuel pump natin, so on and so forth. Marami tayong pumps or bomba na ginagamit natin sa barko. Okay? So, pagpaandar natin sa mga motor natin yon, on-off lang, ginagamit natin is direct online motor starter. Especially guys, if yung motor nyo is maliit lang yung capacity horsepower na rating niya. Okay? So, ito yung makikita natin. So, another application of the direct online motor starter is itong circuit na to. Okay, as what you can see here, masyadong mahirap yung mga circuit na ito. That is why, hindi tayo dediretso nito na i-discuss natin to lahat ng lahat na yan. Himay-himayin natin lahat ng mga components yan. Hanapin natin yung tinatawag nating holding contact. Ano ba yung holding contact? Saan ba dyan yung interlock? Paano ba gumagana yung tinatawag nating contactor? Okay? So, himay-himayin natin. Okay? So, ito yung makikita nating direct online, application direct online dun sa mga crane.
Okay, yung mga nakikita nating crane na mga containers, di ba? So yan. So ito tayo yung direct online. This is according to Elston Fernandez. Okay? Circuit by Elston Fernandez. So ngayon, ito naman yung tinatawag nating Star Delta Motor Starter Diagram. This diagram, I got this one from the Practical Marine Electrical Knowledge by Dennis Hall. Okay? So that one, that book is very good book, especially for marine engineers. So in this particular case here, yung tinatawag nating Star Delta Motor Starter, bakit may gamit naman tayo na ito? Okay? Compared kasi, lalo na sa mga malalaking motors, later on, ipakita ko sa inyo yung tinatawag nating starting current. Pag direct online ang ginamit mo, there is a sudden, a very high starting current. Okay? Pag pinaandar mo yung direct online na motor, makikita mo sa clamp meter later on na papalo yan. Pag papalo yan, mataas yung surge current, and then, pag mga ilang segundo, magno-normalize yan sa normal niya na rating. Okay? However, pag malaking motor na hindi pwede, you cannot sacrifice everything because of the starting current or the surge current. So that is why may na-develop yung mga scientists or yung mga electrical engineers na tinatawag natin Star Delta or commonly Y Delta Starter. Okay? So ibig lang sabihin yan, at the first part of the operation, naka-star ka or naka-Y, and then later on, after a few seconds, mag-change siya into Delta. Okay? So we will have a thorough discussion this one after the forward reverse. Okay? That is one of the variations sa direct online motor starter, yung forward reverse. Okay? The rotation of your motor forward at saka yung isa reverse. We will do that three. Okay? So the direct online, the forward reverse, at yung isa is the Y Delta starter. Okay? So we will do that one in our laboratory, electrical laboratory room. Okay, so the application of the Star Delta Starter or Y Delta Starter is, yung nakikita natin to dun sa mga ballast pump motors. Okay, yung ballast natin, alam naman natin na yung ballast natin, ginagamit natin yung barko to stabilize the ship, di ba? So for example, ginagamit natin to especially for cargo loading at saka unloading para hindi matumba yung barko natin. Okay, mabalance yan. Okay, so this one, medyo mahirap yung diagram niya, but I will make sure na himahimayin natin yan para mas maintindihan natin thoroughly the application, and then how are we going to wire this one in actual practice. Okay? But before that, before we proceed sa himahimayin natin yan, it is very important, especially for example, sa mga Boy Scout. Okay? Pag nag-a-adventure tayo doon, ano ba ginagawa natin? Di ba meron tayong mapa? Okay? Mapa at saka compass yung ginagamit natin. Parang si Dora, di ba? Dora, di ba? Si Dora ba yun? Yung may map, di ba? Yung map at saka yung, anong gamit niya? May compass ba siyang gamit? So parang ganon. So it is very important na alam natin yung mapa. Okay? So hindi naman pwede na i-memorize natin yung map. Okay? No need to memorize the map as long as you have the map and you know how to read that particular map. Okay? Importante yan. And then pag titingin tayo sa mapa, may makikita tayong mga symbols, right? So dapat alam natin anong ibig sabihin ng mga symbols na yan, yung mga letters at saka yung mga diagrams. Okay? So that is why, before we proceed sa next natin ng mga topic, sa wiring at saka yung actual diagram natin, puntahan muna natin yung mga basic symbols at saka yung mga basic diagrams. Okay? So, dito tayo sa tinatawag natin abbreviation for motor terms. Okay? So, yan. So, ito yun. We have the AC, ARM, auto. So, I will give you a few seconds. Sige daw, Ben. Isa-isahin natin to, and then, i-check lang natin yung understanding nyo kung tama ba itong, tama ba yung nasa isip nyo at saka yung tamang answer nito. Sige daw. AC. Pinaka-common yan. Anong ibig sabihin ng AC? Pag may makita kang AC sa diagram, anong ibig sabihin? That is, obviously, pinakamadali, that is alternating current. Okay? So, yung ARM ngayon. ARM. Anong ARM? So, ito, common to sa mga electromechanical devices such as yung mga motors at saka generators natin. Anong ARM? ARM stands for or is an abbreviation for armature. Okay? Next is auto. Very common. Madali lang yan. May subject na tayong automation, right? So, in this particular case here, hindi yan automation. Auto stands for automatic. Okay? Kasi later, of course, may automatic at saka yung manual. So, this one is the application of yung tinatawag nating
control system. Later on, pagdating nyo sa Auto 1. Okay? So, BKR. Anong ibig sabihin ng BKR? Ano kaya yan? So, this one is breaker. Okay? Breaker yan. So, next is itong COM. Hindi yan computer. Ha? Yung COM natin dito, ang ibig sabihin natin yan, that is, sige, COM. Common. Okay? Common natin yan. So, CR. Ano ba yung CR? Hindi yan comfort room, ha? Take note, guys, yung mga abbreviation natin to, hindi ito common. Ha? Makikita natin sa mga bagay-bagay. These abbreviations na ginagamit sa motor terms. These are motor terms abbreviations. Okay? So, yung CR sa motor terms, pag nakikita tayo ng CR, ang tawag natin dyan, that is the control relay. Okay? Ito yung relay na ginagamit natin sa ating control circuit. Okay? So, later on, we will discuss that one. So, ito naman, yung CT. Ano yung CT? Ha? Hindi yan yung grasa. A CT, ha? CT is, ano yung CT? CT is current transformer. Okay? So, later on, ipakita ko sa inyo anong itsura ng current transformer. Okay? Yung DC, of course, pag namalik kayo ng DC, balik kayo sa Electro 1, ha? So, DC is, anong ibig sabihin ng DC? That is, direct current. Okay, sa Electro 1, ha, differentiate natin yung AC at saka DC, right? Alternating current at saka yung direct current. DB, ano yung DB? Ito, hindi ito masyadong common. Kasi yung DB na alam natin, small letter D and then small letter B, that is decibel. But in this particular case here, yung DB natin dito, ang tawag natin dyan is dynamic braking. Okay, so the next is FLD. Ito, common to sa mga electromechanical devices such as motors at saka yung generators. Anong ibig sabihin ng FLD? That is field. Okay, field yan. Field windings, di ba? May mga field windings tayo. Okay, so dito tayo, FWD. Hindi ito insurance, ha? Yung FWD na nandito, hindi yan insurance. Ano kaya ibig sabihin ng FWD? That is the forward. Okay, forward yan. Lalo na dun sa forward reverse natin. So pag may makita kang FWD, ang ibig sabihin dyan is forward. Ang GRD, anong ibig sabihin? That is ground. Okay? Ang iba dyan, G and D. Depende na yan sa standard na ginagamit mo. HP. Hindi yan yung printer. Anong ibig sabihin ng HP? HP stands for? Nakikita natin yan sa mga rating ng mga motors natin. Dun sa nameplate. That is horsepower. Okay? L1, L2, L3. So, yeah, that is the supply natin. So, that is the power line connections. But normally, other books, ang ginagamit natin dyan is R, ST to indicate that those are the power lines. Okay, LS, ayay, dito live streaming, ha? LS here stands for limit switch. Yan yung limit switch natin. Normally, makita natin yung limit switch pagdating nyo sa automation number 2. Dun sa mga cylinder, moving of cylinder, pwede nyo itong makita doon. Okay, MAN, anong ibig sabihin ng MAN? Anong ibig sabihin ng MAN? Of course, MAN. Ang pinakamadali, since may auto tayo, of course, may MAN tayo. So, in this particular case here, this is manual. Okay? And then, MTR. Hindi ito meter. Hindi. The MTR here, hindi yan meter. That is motor. Okay? Motor. Okay? The M here stands for motor starter. Yan yung motor starter. But other symbols, kahit na M will indicate a motor. Tapos nilalagyan lang ng arrow. Okay? Depende on the rotation. Yung neg. Okay? Neg stands for negative. Okay? Common yan. Negative. NC, eto. NC, siguro hindi nyo pa ito naririnig, but I think na-discuss na ito sa Electro Technology 1 at saka sa 2. NC stands for, hindi yan non-compliance. Ang NC dyan is normally closed. Okay? I-discuss pa natin yan later on pag pakita ko sa inyo yung tinatawag natin normally closed at saka normally open na mga switch. Okay? So, meron pa tayong second batch. Sige daw. Ito, NO. So, kung may NC tayo kanina, ang NO natin stands for normally open. Okay? OL stands for overload relay. Okay? Or yung OL, yung iba, overload na yung automatic na sinasabi. But yung OL, depende sa position, pag may makita kang OL, overload yan, overload relay. And then other, sa mga digital tester, pag may makita kang OL, hindi yan overload, ha? Take note, yung OL sa digital tester natin, hindi yan overload. Hindi nag-overload yung tester mo. Ibig sabihin yan is over limit. Okay? So, mas mataas na yung value or equivalent to infinity. Napakalaking value. Okay? So, yung pH natin, anong ibig sabihin ng pH?
PH, hindi yan Philippines, ha? Or PH care. PH, that stands for phase. Okay? Kasi meron tayong mga single phase, polyphase, yung mga na-discuss natin. So, pag PH nakita mo sa motor diagrams, stands for phase. Okay? And then, yung PL natin is pilot lamps. Yun yung mga mag-indicate natin pag may source lamp tayo or may running lamp or nakapatay ba yung motor natin. Pilot lamps are very important. Okay? POS. Okay? POS. Hindi yan position, that is positive. Kasi kanina, meron na tayong negative. Ngayon, meron tayong POS, positive. Okay? So, PWR, anong ibig sabihin natin yan? That is power. Okay? Power, PRI. PRI stands for primary. So, normally, nakikita mo tong primary sa mga transformer, sa primary winding at saka secondary winding natin. Okay? Primary side or saka secondary side. Okay? Gaya nung na-discuss natin sa mga generators or sa electrical distribution natin, the primary side of your transformer is connected to 440 volts and then the secondary is 220 volts. Okay? So, that is a step-down transformer. So, PB. Anong ibig sabihin ng PB? PB stands for push button. Okay? Push button yan. Next is REC. Ano kaya ang ibig sabihin ng REC? REC is record. Record ba yan? Hindi yan record. REC stands for rectifier. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng rectifier? Rectifier is a device that converts AC to DC. That is the basic definition of a rectifier. Okay, rev. Hindi to revolution. This is reverse. Okay, kasi may forward ka na kanina, FWD. Rev naman stands for the reverse. So, forward, reverse. RH, hindi to red horse. Ha? Baka isipin nyo, red horse to. RH stands for the rheostat. Rheostat is basically a variable na resistor or resistance na pwede mong ibari yung resistance. Okay, this is very similar to potentiometer. But rheostat is commonly used lalo na pag mga high amount of current. Okay? So, SSW. SSW stands for safety switch. Okay? Safety switch. Kasi, ang palatandaan lang natin yan, yung SW, that is switch. Okay? So, SEC. So, SEC, kung may, ito is sa transformer natin. So, may PRI tayo is primary. So, yung SEC natin stands for secondary. Okay? So, 1PH. So, PH natin kanila is phase. Right? So, pag makita kang 1PH, that is single phase. Okay? Common application yan sa mga single phase motor. So, may makita ka na 1PH motor. Single phase motor. SOL. S-O-L. SOL stands for solenoid. Okay? Solenoid yan. SW. Oh, na-discuss ko na kanina. Anong ibig sabihin ng SW? That is switch. Okay? And then, yung T1, T2, T3. Yan. Nakikita natin yan sa motor because this one is the motor terminal connection. So, for example, pag may tapusin muna natin to. 3PH is, this is 3-phase. So, for example, yung 3-phase natin, yung makikita natin yan yung sa 3-phase motor natin. Pag may makita ka na 3PH squirrel cage motor, so that is 3-phase squirrel cage induction motor. Okay? So, yung connection mo, di ba may tatlong mo wires yan? Depende yan, may 6 at saka tatlong wires. So, yung paminsan-minsan, may 3 wires yan. So, yung 3 wires mo will be labeled as T1, T2 at saka T3. Okay, that will indicate that those are the motor terminal connections. Okay, so dito tayo ngayon sa tinatawag nating motor ladder diagrams. Okay, so ano ba yung mga schematic diagrams na or symbols na makikita natin sa mga diagrams, especially with respect to motor diagrams. So, ito yung nakikita natin dito is yung first is the disconnect switch. Okay? So, yung disconnect switch natin, ito yung symbol niya, ito yung sa actual natin. Okay? So, yung disconnect switch, so para itong plangka. Okay? So, makikita natin dito, we have the 2-pole non-fuse switch, yung 3-pole non-fuse switch, at saka yung 3-pole fuse switch. Ito yung similar sa mga plangka, sa mga lumang bahay, na plangka pa yung ginagamit. But yung plangka natin dito, that is a 2-pole fuse switch. Okay? Dalawa lang yon and then may fuse sa gitna. Okay? But in this particular case here, yan yung ginagamit natin to isolate the two circuit. Pag may binabaklas tayo or may tinutroubleshoot tayo, ino-off lang natin yan. But normally guys, yung core normally nakikita natin sa mga industrial power plants or sa barko is yung tinatawag nating circuit breaker. So ito to, marami to. The good thing about the circuit breaker compared sa tinatawag nating disconnect switch kanina,
Yung disconnect switch kasi, ang gamit natin doon is yung fuse. Okay? Take note guys, electrotechnology 1 natin, alam natin paano ba gumagana yung fuse. Fuse are rated according to the current capacity. Okay? So for example, yung fuse mo is rated for 15 amperes. And then yung kuryente na dumadaan dyan is 20 amperes. Of course, mas mataas na yung kuryente na dadaan sa kanya, puputulin niya yung metal na nandun sa gitna ng yung fuse. Okay? So ibig sabihin, there will be an isolation. However, in order to rectify, for example, inayos mo na yung anong problema, may short circuit ka, overload ka doon, so inayos mo na, so the only thing that you can do, yung fuse mo, palitan mo ng bagong fuse. Okay? So yan yung sa fuse. However, yung pagdating mo dito sa circuit breaker, the good thing about the circuit breaker, pag may overload yung circuit natin, magti-trip, pupunta lang siya sa trip position. Okay, question, short question. Saan ba, anong position ng trip position mo? Sa taas or sa baba? Okay? So, yung breaker natin, take note, ito for example, in this breaker here, so pag nasa taas yan, naka-on. Pag nasa baba yan, naka-off. So, of course, pag may overload, yung trip position natin is nasa gitna. Okay? So, nasa gitna yan. So, pag naka-trip na yung breaker natin, hindi pwede na idiretso mo yan ng on. Ang gagawin mo muna is, from the trip position, nasa gitna, ibaba mo muna. Pag nakababa na yung breaker mo, hanapin mo yun, troubleshoot mo yung problema, then later on, wala ka nang papalitan. Hindi mo papalitan yung circuit breaker mo, just turn it on again. And then pag may problema, babalik na naman yan sa trip position. Okay, that is one of the advantages of using a circuit breaker. Okay, and then this one here, ito naman yung tinatawag nating thermal overload relay. So, nakikita natin ito, kinoconnect ito after ng contactors. Pag may contactor ka, ipasok mo yung thermal overload yan. So, we have the thermal overload relay. Ito yung tinatawag natin solid state overload relay. Okay? So, basically, the purpose niyan is para, for example, uminit na yung nag-overload na yung motor natin. Okay? Kasi masyadong mabigat na yung load na pinapaandar niya. So, mag-overload na yan, iinit na yung thermal overload, and then, since may metallic strip tong ito, so, mag-disengage yan. So, pag nag-disengage na yan, papatayin niya yung motor. Okay? Para hindi masira yung motor natin. So, this one is one under example of a safety device. Okay? So, yan. Basically, yung mga symbols na yan, i-discuss natin yan, paano natin ilalagay dyan sa schematic diagram. Okay? So, ito naman, yung fuses. Okay? Yan yung symbol niya. Fuse, at saka ito yung makikita natin. Meron naman tayong mga fuse na mga glass type na fuse. Okay, yung mga maliliit na amperahe na makikita natin. Okay? So, yan. And then, we have the three-phase magnetic motor starter. Okay? So, yan yung magnetic motor starter. Then, nakikita natin sa baba, may overload na siya. Ha? Thermal overload. Okay? So, parang ganyan yan. So, ibig sabihin lang yan, pag nakainit na yung motor natin, magsiseparate lang yan. Magsishrink yan. So, that is why yan yung symbol ng thermal overload. Okay? So, yan. Next is this one is the control transformer. Okay, so basically, the same lang siya ng purpose ng transformer natin, but ito, ginagamit natin to for our motor circuit. Okay? And then of course, yung pinaka-common, yung PB, yung push button. Yung push button natin, we have the normally open, we have the normally closed, or normally closed momentary push button, at saka yung combination, normally closed, normally open. Okay, anong ibig sabihin ng momentary? Pag sinabi mong momentary, normally open yan, so open siya pag wala kang ginawa. However, pag pinindot mo yan, nagko-close yung switch mo. However, momentary siya kasi pag binitawan mo yung switch, babalik siya sa open position. There are also some switches kasi na hindi momentary. Pag pindot mo, will remain on. Okay? Kailangan mo pindutin yung stop para mapatay. Okay? But that is, in this particular case here, normally open momentary switch. Okay? And then we also have yung normally closed. Normally closed naman, pag wala kang ginawa, naka-close yung switch mo, connection nila, switch, and then, pag pinindot mo, open. Normally, yung normally open, ginagamit natin pang start, and then yung normally closed, ginagamit natin as a stop button. Okay? Yan. That is why yung, as what you can see in this diagram here, yung stop natin is naka-color red. So that is the normally closed momentary switch. Later on, titingnan natin paano ba natin i-connect or i-combine yung normally open, normally closed in a motor circuit. Okay? Yeah, and of course, the pilot lamp, very important to indicate na yung motor mo ba gumagana, patay, forward, or reverse.
Okay? Or kung may supply ka ba dun sa panel board mo. Okay? Of course, yung sa electrical wires are represented by lines. So, ito yung mga common symbols natin. Low current, medyo manipis yung line natin. And then, pag mas mataas na yung kuryente in that particular line, mas makapal na yung line. And then, wires cross but not connected. Okay, so ibig sabihin yan, pag nakaganyan lang yan, hindi yan connected. Okay, the other symbol is may wire ka and then may, yung may pa-curve, di ba? Yung may pa-U-shape, ganyan. But normally, hindi na yan masyado ginagamit, lalo na pag-complicated na yung diagram mo, kasi mas mahirap nang i-drawing. But although, meron namang mga software na ginagamit yan, that is always depende sa standard na gagamitin mo. At in this particular case here, pag wala siyang eto, yung duct sa gitna o wires connected, so ibig sabihin yan, hindi yan connected. Okay? So ito yung wires connected, ito naman yung sa kabila, yung tinatawag nating ground connection. Okay? And then, ito yung electromechanical relay. Okay? So electromechanical relay, basically, it behaves similar as a contactor, but yung relay natin, normally, ginagamit natin yan sa control diagram, much lower voltage compared to control contactor, okay, or magnetic contactor. So, same pa rin, may coil siya and then normally open contact at saka normally open contact at saka normally close na contact. Okay? So, familiarize muna natin yung mga symbols and then later on, i-combine natin yan at papaandar tayo ng motor. Okay? So, of course, the last tier is yung motors. So, we have the three-phase motor, yung tatlo, kasi tatlo nga, three-phase motor, and then we have the single-phase motor. Okay? So, now, let's proceed sa tinatawag nating thinking cap. Okay? Ilagay niyo yung thinking cap niyo and then we will try to answer some questions here na probably lalabas sa mga quizzes at saka sa exams niyo. Okay? So, let's get started. The first question here is, which type of protection is provided for electrical motor against overheating? Okay? So, overheating, na-discuss natin kanina. Saan ba dito? Overheating, A, the short circuit protection, no load protection, overload protection, over voltage protection. So normally guys, yung overheating nangyayari yan if there is an overload. So the answer natin dito is for overload protection. Okay, next. So what is normally used to convert the alternating voltage produced by rotating coil in a magnetic field into direct voltage? Okay, so from AC daw to DC, DC na yung output natin. Okay? So, take note guys, this is a very tricky question. Tingnan niyo yung options mo. Yung option niya dito is rectifier. Take note guys, ano ba yung basic definition ng rectifier? A rectifier is a device that converts AC to DC. Okay? So, baka ang isipin niyo, ang answer natin dito is letter B. So, mamali ka na. Take note guys, hindi semiconductor rectifier ang gamit natin sa mga motor controllers. Wala kang makikitang diodes doon, di ba? Sa electro 2 natin, wala kang makikitang diodes sa loob ng motor natin, that will act as your rectifier. So that is why, yung magka-convert niyan ngayon into DC, is the same pa rin, rectifier, but hindi siya semiconductor. Ang tawag natin dyan is a commutator. Okay? So next. So in the following diagram of a DC generator, what is indicated by the label X? The armature winding, the armature, the commutator, or the field coil? So tingnan muna natin yung diagram. So, saan ba dito yung X? So nandyan yung X. Okay? So as what we can see here, yung nasa gitna yan, that is the rotor, and then yung nasa gilid natin, that is the stator. Yung X natin is yung may bilog-bilog na sa gilid. So as what we can see, the para yan yung coil na nakapalibot sa stator natin. Okay? So kung balikan natin, saan ba yan? Is that the armature winding? Hindi. Kasi yung armature natin, nasa rotor na part. Is that the armature? No. Yun yung umiikot natin. Is that the commutator? No. Yung commutator natin, nandun pa rin sa rotor na part. So, ibig sabihin, the answer is the field coils or yung tinatawag nating field windings. Okay? So, next. In the diagram, the previous question, what is indicated by label Y? So, yung Y naman natin dito, Y, ano ba yung Y? So, yung parang ganyan, yung separator. Okay? So, that is, of course, the commutator. Yan yung commutator natin, ha? So, review nyo na lang yung mga previous question, previous lectures natin. Okay? So, what form of motor is shown here? So, yan. So, anong klaseng motor doto? Okay?
So, basically, madali lang itong makita, yung motor natin nasa gitna, yung parang may cage. Okay, di ba? Yung sa previous lecture natin, yung may squirrel tayo na pinapa-ikot-ikot yung para umikot na yung squirrel cage natin. So, in this particular case here, the answer is letter. So, a shunt wound motor, a synchronous motor, a squirrel cage induction motor, or a DC permanent motor. In this particular case here, the answer is, of course, the squirrel cage induction motor. Okay? So, yan na yun. So, this is the last video in coverage natin for our second examination. So, if you have some questions or clarifications, please comment down below and I will try to answer your questions as soon as I can. So, good luck and God bless.